50 pieces lang naman po yan. Ayan yung mga horsetail namin. Nakatanim po siya sa pail in which kailangan ng horsetail kasi lagi yung presence ng tubig. Ayan, bale, na-prepare na po ito kani-kanina lamang. Bale, nilinisan pa yung item kasi medyo masukal doon or maraming damo doon sa area. Ito na lang po yung nag-stand out sa amin na halaman. Ito po yung binabalik-balikan sa amin. Okay, hello. Magandang hapon po mga neighbors and magandang hapon po to everyone. For today, ito naman po ang topic natin. Isang biglaang order po ng customer namin na taga-Naga. Bale, pipick up po nila ngayon. Bale, nagtawag sila kaninang umaga and then ngayon, after lunch, ito na po. Nag-advise na sila na malapit na sila sa area namin. So, nagpe-prepare po kami. So, hello po ulit na sa ating mga viewers and subscribers. Thank you po sa panonood sa aming video. And please don't forget to like and subscribe at saka yung notification bell. Paki-turn on nyo po palagi para kayo notified pagka meron kami mga bagong uploads na video. Okay. Umpisa na po tayo sa sa pagkakarga. Ayan, bale, na-prepare na po ito kani-kanina lamang. Bale, nilinisan pa yung item kasi medyo masukal doon or maraming damo doon sa area kung saan siya ay naka-file. So ngayon tingnan nyo, napakalinis na po, walang damo. And at the same time, walang kuto or yung mga supang na maliliit yung ating mga horsetail. Ayan, bound to ano po ito, to Naga. Ayan. So, ayan po yung ating pagkakarga. Hindi po kasi makakapasok dito sa area namin. Tingnan nyo po kasi yung daan namin. Medyo makipot dito and at the same time makipot doon at medyo parang merong malalim na area. Kaya po, dadalhin na namin kung saan nandoon yung truck. Imimit na lang namin sila kung saan mas madali para sa kanila na magkarga. Kaya po ikinakarga namin dito sa LT. Pero kung karaniwan lang po na laki ng truck, hindi namin kabisado yung truck. Pero normally po ang truck na dinadala nila dito is yung malaki talaga. So hindi makakapasok dito sa area. Ganda hapon. Ayan. May iniurong ng konti yung sasakyan kasi may tricycle sanang papasok, hindi makapasok dito sa area sa likod namin. Kaya nag-usod, nag-adjust ng konti. So ayan, 50 pieces lang naman po yan. Ayan yung mga horsetail namin. Nakatanim po siya sa pail in which kailangan ng horsetail kasi lagi yung presence ng tubig. Doon po kasi kumukuha ng buhay ang mga horsetail. Buhay na maganda kapag husto siya sa tubig. Pag po yan ay kinulang sa tubig, madedehydrate at matutuyo po yung mga ibabaw niya. Mag-uumpisa po mag-dry doon sa top ng mga dahon na nakakapangit sa horsetail kapag nagkaganon. Yun yung isang nasabi ko sa isang video ko na kapag hindi nyo tinanggal, parang for life na siyang nakatapal doon sa taas. Maano po, eyesore siya, masakit sa matang tingnan and at the same time, nakakapangit sa halaman. So, yun po yung iniiwasan. So, as much as possible, lagi pong basa yung ating horsetail. Hindi lang eksaktong basa, kung mapapanatili yung may tubig siya. Yun, mas maganda po yun. Bale, sa panahon ngayon, compare doon sa panahon ng pandemic, yung nauso yung plantitos at plantitas na ang mga halaman ay talagang napakabili, napakabenta at napakamamahal. Ito na lang po yung nag-stand out sa amin na halaman. Ito po yung binabalik-balikan sa amin. Yung ibang halaman, hindi na po. Manaka-naka or madalang may nakakabili. Pero itong horsetail, kumbaga hindi man siya panay-panay na binibili. Pag binili naman po sa inyo, talagang nakaranas nga po kami noong isang beses.
Matagal siya, lumago siya ng malagong malago na parang hindi mabebenta na. Yung feeling na ganun kasi matagal yung gap. No naman pong umpisahan ng buyer na bumili, ay, wala pa pong isang buwan yata eh. 3 weeks lang po yata, ubos yung nasa stockpile namin eh. Kaya hindi po kami nagpapawala nito. Pagka kailangan na magpatanim, nagpapatanim po kami. Kumbaga, hindi siya kumukupas, hindi siya lumilipas. Kasi nga, maganda naman po kasi siyang pang landscape nga. At lalo pa ngayon, kasi magpapasko, maganda siyang pang design sa mga Christmas lights, lalo na pagka inilagay niyo sa mga malls o doon sa mga plant box ng mga establishment kung saan maglalagay ng mga lightings. Ayan, napakaganda po. Ang mga gilid ng swimming pool. Marami po siyang marami siyang pwedeng paglagyan na maganda talagang tingnan. Lalo pagka ang hostel ay straight na straight. Ayan, ako. Napakaganda po noon. Ha? Hindi. Ayan. Yan pong aming sasakyan na yan ay talagang napakarami ng horse tail na naikakarga. Kaya nang noong kami ay nagagarden pa sa labas, ayan, lagi po siyang sakayan dyan ng mga horse tail papunta sa labas. Ayan, kalong-kalong yung mga horse tail. Nasa maguyom kanina eh. Ayan, so nakakarga na po. Isasara na natin yung pinto at ididiskarga natin maya-maya. Bali, paglabas po namin dito, imimit na lang namin yung truck doon sa somewhere kung saan mas maalwa na magdiskarga. At sasambutin na lang nila yung item. Hindi na ibababa, saktuhan na po. Isasakay na po doon sa truck mismo.